Yes, Roy. Sir, did you hear the news about Chief Inspector Plata? Hindi. Bakit? Anong nangyari? He was shot and killed while jogging in Crimson Park. Okay, thank you. Yes, sir. Chief, pasensya ka na talaga dun sa nangyari sa mga bata, ah. Hindi na maulit yun, pinapangako sa'yo. At huwag ka mag-alala. Ngayong gabi, babawi ako sa'yo. Babawi ako sa'yo ngayong gabi! Chief, lahat ng girls dito, first class! Wala second, wala third, lahat first. At saka lumingon, no? Left, sa right, sa left, sa right. Ay, good night, Chief. Lalo na yung, Chief. Lalo na yung main event. Chief, sagot ko lahat ngayon, ha? Huwag mo ilabas yung wallet mo. Walang silbi ngayon yan, ha? Oo, yan, ha? Ay, oo! Libre ko kulutan, libre ko bill, libre ko view. Ay, unlimited. O, ito na, waitress yun. Miss, miss. Yes, sir. Anong order niyo? What's your name? Geraldine. This is my Chief Cardo. And Benny. Let me see the menu. Okay. Yung bucket beer with pre-pulutan. Oh, sir. Yes. Yan, yung isa platitong mani, ah. Yes, sir. Isa platitong mani. Wala? Alam ko naman kung nung lilibre mo sa akin, yan na naman, manina naman. Masarap yung manila dito. Special nga, eh. Special. We developed po ito, secret formula for the last 10 years, sir. Wala pa akong nakakaalam yan. Kayo pa lang po. This right, Mr. Tomas. Boss, parang kulang siya. Wala siyang katulad nung dati. That cocaine will be delivered by cargo ship tomorrow, early morning. Our partners in Indonesia will be waiting. Will it be safe, Lolo? Of course. 50 million worth of high-grade cocaine to be exact. So dapat walang abiri ang mangyari sa shipment na ito. Don't worry about that, Lolo. Ako na bahala sa DG. And they will never know about this delivery. Good. Wala. Wala yung... Wala yung magic, ha? Sinasabi mo na 10 years mo itong dinevelop. Asa na? Asa yung special powers ito? Ordinary cocaine lang yun. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita sa pagtatrabaho mo dito. Tandaan mo ito. Huwag kang magkakamali. Kwento ito kahit kanino, kahit asawa o malakot. Yes, sir. Kung nagkamali ka, alam ko kung saan ka dadamputin. Papa, sir. What about that anti-illegal drug group you were saying? Don't fret, my grandson. Almario will take care of it. About that, Lolo, are you sure that guy is even trustworthy? Of course. Almario is tried and tested. So, don't worry about him. Kasi na-exit ako masyado, hindi ko matindan eh, ha? Sabi mo sa akin, kung maganda, kung company Marlene Monroe. Chip, sabi mo ako, paganda na, ha? Dali lang, wala pa. Wala pa. Yeah, now, we probably should... Uy, yan na! Please, yan na! Lovely girl! Hindi ko kaya, Chip, hindi ko kaya. How can we be lovers when we really can't be friends? Magandang pulo sa katawan. Ay! Lilingon na ba ito? Eh, yan, Benny. Benny, kayo lumingon. Lilingon.
Nakita ko pa ng ibang babae. Ayaw ko. Gusto ko siya lang. Paano ba lang? Wala lang, tatatala akong bilata. Ayaw ba? Sinusundan mo na naman ba? Maroon? Dede! Magkataon lang. Nagkataon lang. Alam mo, hindi na talaga ako naniniwala sa'yo. Stalker ka talaga eh. Hindi ako stalker. Nag-happy-happy lang kami dito. So, ano? Sino yung kasama mo? Siya ba yung kaibigang sinasabi mo nagpapadala sa akin ng bulaklak? Oo! Siya si Boy! So, siya ba yung sinasabi mong hindi mayaman? Huh? Hindi rin katangkaran? Hindi ka gwapuhan? At walang abs? Sinabi ko ba yan? Mm-hmm. Hindi ko maalala eh. Pero siya yun. Siya yung nabibigyan ng mga bulaklak. Diba? Boy. Uy, Lovelyn, ba't nandito ka? Makapok ka dito sa kabila, diba? Sino? Ito, yun lang eh. Nasa dulo. Ano ka ba, mambo? Babasto sa akin. Ayoko dyan. Ano ka ba? Para kang baguhan. Diyos ko, konting himas lang eh. Papalag ka pa. Ano, konting himas lang? Eh, hindi lang naman yan dito humihirap sa club eh. Pati na lang sa labas. Ayoko mo. Lovely, huwag ka ganun. Kaya mo na yun. At saka ito ako. Ano ka ba? May kasama ako dito. Ito yung mga kaibigan ko. Saka isa pa nandito yung, ano, secret admirer ko. Di ba? Ang pangalag ka dyan. Kasi din, ulit ako sasunduin. Sir, asan sila? Sir, sandali, kinausap ko na po, papunta na po, kasama lang po yung admirer niya. Saglit na lang po. Di ba naka-reserve sa amin? Oo nga po, pero sir, saglit na lang po. Okay na. Hoy! Liga ka rito! Doon ka sa table namin! Ano ba? May mga kasama ko! Kuna bumiga! Sali ka rito! Ano ba? Bisiwan mo nga! Ay, kaya! Hoy! Wala ka dapat! Sigurado ka?
Cornelio. Please. Wala po kong kinalaman dyan. Pero kilala ko na yung drug lord na binabangga ng pakialamero niya. If I remember right, nagka-problema na tayo sa platang yan. Yes, he was one of the overseas officers who was leading a fight against illegal drugs. Does he know anything about my business? No, sir. I'm sure of that. Good. Hoy, okay ka lang ba talaga? Wala masakit sa'yo? Ayos lang. Ako din. Ayos lang din ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Salamat nga pala sa pagtanggol mo sa akin sa mga bastos na yun, ha? You're welcome. Mari, tuloy na kami. Baga pa kasi yung trabaho ko kasi. Ay, hindi mo man lang bukunin yung number ko? Ha? Huh? Ano, kasi baka bumalik dito yung mga nababastos eh. Baka kailanganin ko ulit yung tulong mo. Okay lang? Sige na, ito. Save mo yung mga. Dali! Ay, Marie. Thank you. Marie, ako, hindi mo kunin yung number ko? Sir, DJ ako eh. Mapagtatagol kita. Marie, tutuloy na kami. Patensya na ulit kaya. Patensya na ulit. Sir, salamat po, Sir Boy. Salamat, Boy, ha. You're welcome. Thank you po, Sir Benny. Salamat po. Ingat balik kayo. Po kayo. Chief, bakit ganun yung trato sa'yo ni Marie? Parang type ka niya. Crush ka ba niya? Wala yun, Benny. Nabaitan lang siguro yun dahil pinagtanggol natin siya. Nabaitan eh. Lambing niya sa'yo, sa'kin hindi. Well naman. Eh, akala ko ba kanina type mo, hindi mo na siya type? Hindi, type ko na uli siya. Nagbago na isip ko. Eh, kasalanan ko rin dahil hinusgahan ko siya eh. Dapat pala kinilalakon mo na siya ng gusto. Ilang? Eh, siyempre, tsaka ang sexy niya eh. Ang ganda, ang bait pa. Oh, Benny! Ay, lalakad. Cardo! Sama kayo nang galing? Gabing-gabi na. Ano, lalakap na. Lumabas lang po kami. Sama kayo nagpunta? Nagano lang lang. Nag-happy-happy lang. Si Benny kasi nag-iha dahil bagong sahod niya. Mmm! Amoy alak. Hindi, uminom lang po kami. Konting drinks lang, lalakap. Medyo natagalan lang kami kasi napaaway pa po kami. Napaaway kayo? Hindi po namin kasalanan, Lola Cap. Pinagtanggol lang po namin ni Chip yung dancer sa club. Siya, sir. Magpahinga na tayo. Gabi na. Sige po. Benny, bakit sinabi mo pa yun? Sorry. Nagkailan tuloy si Lola, oh. Nagtanong siya, eh. Ikaw talaga. Ano ba sinabi ko? Ang gwapo talaga ng pulis na yun, no? Matapang pa. Siyempre, nagkapapogi po yun sa'yo. Kita mo, tulad niyan, bentang-benta sa'yo yung ginawa niya, di ba? Ay, nako, hindi yun ganun. Ibang-iba siya sa mga customer dito sa club, no? Gentleman. Okay. Huwag ka nang kumuha niya. Kasi para lahat. Ha? Oh, ayan. Gentleman ba yan? Okay din yun eh. Gentleman. Hi, Hector! Welcome back! Plado siya. Excuse me. Ayun, go lang. Ito lang. Inim ako. Welcome back, Hector. Alam mo, bumalik na naman dito yung mga lambastos sa akin. Ano ba sabi ko sa'yo kapag may gutaw, tawagan mo ako kapag may problema? Wala nang problema. Banda sila dito sa club. Salamat sila. Ako inabutan nila, hindi lang sila mapagpapal. Parang hindi ka naman ganong klaseng tipo. Ano yung ibig sabihin? Ang tipong ano? Namamatay tao. Nakapagod na ka sa loob pa lang, kaya naman pala. Kain ka na, kain ka na. Aga-aga naman kasi, aalis ka na agad. Tago ko ni Commander. Pakisabi nga kay Commander, ha. Minsan ka na nga lang umuwi dito, hindi ka pa nagtatagal. Hmm. Kaya siguro hanggang ngayon, eh, hindi pa rin tayo magkaanak. Halika dito, Commander. Ano ba? Dito ka. Teka nga. Ilang linggo ka naman kasi mawawala. Saan mga assignment mo? Huwag ka na mag-alala. Lagi naman akong bumabalik. Hindi naman ako pwedeng hindi mag-alala.
Alam ko naman kung gaano kadelikado yung trabaho niyong mga staff. Eh, halos puro rebelde yung kalaban niyo eh. Hindi naman sila nalo sa akin. Lagi ko silang tinatalo. May protection ako eh. Kaya na naman yan. Ay, ayan ang protection ko eh. Ito pa. Ayan ang protection ko. Kaya ang bala hindi tumatalab sa akin. Wala. Eh, kanina ka pa nakatitig sa akin. Naalala mo na naman asawa mo sa akin, no? Talaga ba kamukha kong asawa mo? Okay. Gets ko na. Ayaw mong pag-usap. Well, at least hanggang titig ka lang. Kaya yun naman ang gusto ko sa'yo, eh. Kaya feeling safe ako kapag tinetable mo ako. This is alarming, sir. Two PNP officers killed in one week. Malaki ang posibilidad ang pumatay kay Chief Inspector Plata ay yung drug lord na iniimbestigahan niya. But the pusher who was arrested, until now, hindi pa rin siya nagsasalita. Actually, Karyon, yun na lang iniintay ni Chief Inspector Plata, yung confession ng pusher na yan. Dahil marami na siyang ebidensya ang nahahawakan, meron na siyang addresses, paper trail, bank accounts. Marami na siyang alam, kaya siguro siya pinatahimik. Huwag sana kayo mag-guide sa amin. Eh, wala naman kaming ginawa masama dun, saka nakauwi naman kami ligtas ni Benny. Oo nga po, Lola Cap. Huwag na po kayong mag-alit. Peace na po tayo. Tsaka, wala po talagang kasalanan si Chief. Ako naman po yung nag-iwa eh. Ako po yung may kasalanan. Sandali, kayong dalawa. Meron lang akong gustong linawin. Hindi ako galit. Walang dahilan para magalit ako. Nag-aalala. Kasi, yung lugar na pinuntahan nyo, siyempre marami nang nakainom doon, hindi naman kayo magkakakilala. Nakaugulo. Sana naman kung mag-iinuman kayo dito na lang sa bahay. Alam niyo kung sinong kainuman nyo. Oh, dali at malilikit sa school ninyo. Mahal, kaya naman. Kain na, Tiyo. Kanin. One thing doesn't make sense. Ano yun? Two senior police officers were assassinated within days of each other. Could there be a connection? Yung may hawak ba ng kaso ni Delmer ay yung presinto pa rin ni Glenn Corpus? That is correct, sir. Call the Lisay. I want to talk to him. Right away, sir. We would like to welcome to our family our new benefactor, the Papa Tom's Foundation. And to give us the opening remarks, tinatawagan po namin ang butihing may bahay ni Papa Tom, si Mrs. Verna Tuazar. Good morning sa inyong lahat at maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin at sa aking anak. Natutuwa ako at nakikita ko kayo nakasama inyong mga pamilya. Sa kabila ng lahat ng inyong pinagdadaanan, sa inyong matinding pagsubok, ay nananatili pa rin kayong buo. And you still hope that everything will get better, na makaka-recover ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong kapatid, or ang inyong ama, na makakabangon sila at makakapagbagong buhay. Sana ho sa tulong ng Papa Tom's Foundation ay maging ganap ang inyong pangarap of a fully recovered life. And a chance to have a relationship once again with your own families. Good, looking good. Yeah. Kamusta, sir? Kamusta? Sige, tuloy niyo lang ginagawa niyo. Huwag niyo akong intindihan. Sige lang, tuloy lang. Maganda pala dito, no? Dad, magtatanim lang po kami, ah. Let's go. Ito ka muna. Kasi muna dito, Tomas.
gusto ko lang nung makita tong foundation at nilturuan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Tomas, come on. Look at them. They're former drug addicts. Hmm. And now they want to live a new life. Kasama nila ang pamilya nila. And they made wrong choices before, pero gusto nilang bumawi. Anna, come on. I made my choice long, long time ago, and that's you, tama bata. At least, I'm able to help them. Naibibigay ko sa kanila ang pag-asang magbago. That's what keeps me going, Thomas. Verna, hindi ko pa ako negosyo nito. Adik na yung mga yan. Kung hindi ako, may ibang magsupay sa kanila. So, huwag mo naman ipatong lahat sa akin ang kasalanan. Ayoko magtalo dito ngayon, Tomasa. This is not the right time and not the right place. Na-explain ko naman sa'yo kung anong katotohanan. Ano ang susunod mo magkakataan? Tell me so I can expand my charity. Kaya nga pinakasalan ko tayo dahil perfect combination tayo. I do all the hard work. At ikaw naman, ikaw nagpapamigay ng lahat ng pinaghirapan ng trabaho. Dahil, di ba? Mm-hmm. Alam mo, naisip ko, tama yung siguro na you don't own anything. Kasi naging addict ka na sa pera. At ngayon, naging addict ka sa drugs. Ano? Tinutulad mo ako sa mga yan? Hindi kita tinutulad sa kanila. Mm. Dahil sila, gusto nilang magbago. Dad, come on, let's plan! Oh, sige! Tulong natin. Alam ba ang gagawin ko? Come in. Sir, may tawag niyo daw ako. Nakausap ko na ang hepe ng istasyon nila SP1 Glenn Corpus para i-transfer sa atin ang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Colonel Del Mar. Ang gusto ko, ikaw ang humawak ng kaso in coordination with Senior Superintendent Carrion. Yes, sir. I want you to coordinate with SP01 Corpus and her superior for the turnover of the files and reports regarding the Del Mar shooting. Yes, sir. Pero, sir, paano yung kasamahan nating major na pinatay ng kahapon? We strongly suspect that the two incidents are connected. Kaya nga si IDG na ang hahawak sa mga kasong yan. Yes, sir. Focus on the reticle. Clear your mind. Don't let anything distract you. Kahit gaano kaliit ang iniisip nyo na baka hindi ko tamaan ang target, that is a distraction. Either you kill or get killed. You choose. Focus!